just coming. Revenge. Uy, asaka. Uy. Sakit lagi kayo. Ready fight. Ayo, Michelle. Ang sakit talaga. So, for ma-maintain ang 2 meters na distance, kailangan mo makapamali. Ikaw, Michelle. Ikaw, anak. Ano ba yun? So, guys, ito na yung ating creamy mushroom chicken. With paprika. Hello guys, hindi ko pala nasabi sa inyo. Good news pala, may magandang balita dito sa New Zealand. Tatry natin sa armpit, guys. Welcome back to my channel. Kakagising ko lang talaga, guys. Wala pa talaga akong hilamos. Meron tayong mga pimples dyan. But anyway, I'm just gonna show you yung kakainin natin this morning or brunch natin. Ano, guys? Perfect breakfast din to. Pakita ko sa inyo. So, yan yung pagkain natin, guys. Meron tayong fried rice. Meron tayong favorite na tuna. And then, may itlog, may danggit, may pusit or dried pusit. Then, of course, you have coffee and then pinakurat. So, yun yung perfect breakfast natin ngayon. Yan. And then, we're currently watching Tiger King, guys. Kain na tayo. So, guys, nakaligo na pala ako. And then, magja-jogging kami ngayon ni Michelle, guys. Or mag-walking lang pala. Punta kami sa lake. Kasi nga, guys, nakaka-ano talaga, nakakabuang na talaga na lagi ka lang sa house. So, punta kami doon, guys. And then, ano, medyo malayo din yun. Kasi napakalaki ng lake. So, we're gonna walk around the lake. Gonna take a while, pero kasi medyo mainit pa, which is good, kasi kung lalamig na kasi ngayon, ang bilis na kasi lumamig ngayon, so kailangan namin pumunta na doon kasi ito lang yung suot ko. So, let's go. So, guys, andito na kami. Ang ganda ng weather kasi naging sunny siya kanina, gloomy. Ang daming ano, dark clouds, but ngayon okay na okay dito, guys. And then, ang dami ding naglalakad. Yan, so yan yung Hamilton Lake. Diyan tayo, guys. Ang laki nito, grabe. Hindi ko alam mga ilang minutes kaya tayo maglalakad dito. Right, let's go, Michelle. I thought you were gonna swim it. Swim. Sige, ikaw mag-swim, ako maglalakad. Bahala ka dyan. Ito siya, oh. Sis, kita mo yung ospital. Yan yung ospital namin. Yan, yung maliit. Nangari kasi siya ng ospital, guys. Yes, ano na yan. Dito. Taga dito lang sila si Cesar. Ando yung bahay nila. Somewhere stalker. There. Stalker alert. Punta natin niya. Ito yung mga ano natin, oh, mga kapamilya. Mga goose. Ang lalaki nila, hindi ko alam kung ano sila, pero grabe ang lalaki nila. Guzgiz. I think so, parang. Ang laki talaga nila. And then yung mga ducks. Dagko, yung mga bagtak. Mag-Michelle. Let's go. Or you wanna swim? Gusto mong mag-swim, de? Dito ka na mag-start. Doon tayo magkikita. Lalakad na kami ni Michelle, guys. Medyo mainit siya, pero yung wind, yun nga, ano na, malamig na. And then, meron kasing part dito na ang gaganda ng mga bahay. So, stalker alert! Ang gaganda talaga ng mga bahay, guys. Nagsastop talaga kami mga doon. Before. Kasi nga, ang ganda tingnan ng mga bahay nila, guys. Napaka, ano, kasosyal. Mahal kaya dito. So, yun. Very nice yung wind. Wow. Ang ganda siguro pag malapit yung bahay mo dito. Dito ka lang maglalakad or magjo-jogging. See, ang ganda talaga dito. Ito na, aeroplano nila. That's a train. Mag-yoga ka dito, Michelle. Kasi ang ano, oh, ang ganda ng lugar. Very plain. Ang ganda dito. I think this one, this building, Michelle, is pwede ka makapag-rent ng ano. Uy, may tao man. Mag-home the kayak din. Kayak ba? Ayan nga, Yacht Club. Dito. Yung may yoga pa dito. Ang ganda, diba? Ah, dito na, guys. So, ito na. Yan siya. Yan na yung papunta sa mga magandang bahay. Watch out tayo dyan. Ang ganda talaga mga bahay. Ang ganda mag-walking dito. Ha, kaya. Kunin mo yung isa, Michelle. Kita lang tayo sa kabilang buhay. Ito yung itsura, guys. Papunta ka dito. O, diba? Medyo creepy din. De, dapat hindi ka talaga nag-walking dito ng ano na, dark na. See, pwede ka talaga, ano, guys. Pwede, saba niya, Michelle. Pwede ka talaga ano, itapon dito sa gilid. Hindi ka na makikita. Watch out ka talaga dito. Pero diba ang cute? Meron kayong daanan na ganito.
parang obstacle course. So dapat mainit pa or may araw pa pag nag-walk ka kasi medyo creepy dito kasi ang lalaki ng mga kahoy. Yan. Mga ilang minutes pa lang nga naglalakad, guys. Nakaupo na agad. May magandang spot. Magandang spot dito. Pakita ko sa inyo. Yan. And then yan, guys. Para yung castle. Like, papunta kami sa work, guys. Nakikita talaga, nadadaanan talaga namin yung house na yan. At para siyang castle. Yan. Para yung castle, guys. Kaloka. Guys, ito na yung start sa mga magagandang house. My God. Nakatambay talaga kami dito before. Tingin-tingin sa mga bahay kasi may mga pool sila. Diba? Oh, may one time na may babaeng nakaputi, nakaano talaga. Siya parang white lady. Ganda talaga ng view nila dito. Hindi ko lang focus talaga yung bahay. So baka may, baka kasi may tao sa loob. Ayan. Magagandang bahay. Meron mga water lily dyan sa ano. Unahan. Hey, Doc. Got something for you. Ang dami-dami ng mga ducks dito. Grabe. Ano ba yan? Meron pa dito ah. Dito pa sa gilid. It would be so noisy if you live close by. Pero you get... Kalit mukhang bakang unggoy. Water lily na wala nang ano. Wala lang lily, water na. Karang ko na ilili oh. Ayan. Yay. Yung bahay na yun parang castle. This one is the modern house but with a big tree. Wow. This one. Maganda. Uy, ang ganda talaga ng mga bahay dito. Oh, di ba? Ang cute-cute. Wow. Guys, may dahon ng laurel, oh. You sure? Yeah. Dito kumukuha si Ate Imrita. Di ba? Yeah, dahon ng laurel. Gusto mo kumuha, Michelle? Para talong haller. Dito ka mag-ano ba? Dahon ng laurel, oh, for free lang. I don't think this is one. Okay. Ah. Okay, sakit ka. Buwis itong si Michelle. Ang sakit-sakit nito. Dadalhin ko to. Revenge is coming. Revenge. Uy, asa ka. Uy. Sakit. Lagi kaayo. Ikaw. Ready fight. Ayo, Michelle. Ang sakit talaga. Ay, naku. Viewing deck? Anong ma-view mo dyan? Adik. Buang ka. So for ma-maintain ang 2 meters na distance, kailangan mo ka pamali. Ikaw mo siya, ikaw anak ano gaya. Dapat mag-walk ka. May taong ka. Meron tayong playground dito ah. Michelle, come on, slide. Ay, hindi na pala, guys. So, lahat pala ng mga ano dito, mga palaruan, dapat naka-close siya kasi, you know, contact precaution. So, close siya lahat. Meron siya mga signage. Police line. Na danger. Meron silang mga ganyan, guys. Do not enter, danger. So, wala talaga. Close talaga lahat ng playground dito. Yan, sayang. Walking lang talaga yung mangyayari. Walking lang talaga yung magagawa nyo. Yeah, I remember that. Ito pala yung nakita natin kanina, guys. Yung ano, poke ko. And then, goose talaga siya. Canada goose yung malalaki na parang duck. This one. Hindi ko pa ito nakita. No, the bird that was talking to you about nangangal. Black shag. So, ito yung mga birds na makikita mo nyo dito, guys. Australian coot. Then, picture nyo. Mallard duck pala yung tawag nila. Then si Michelle. Uy. Oh, no, you're not. Here. Black shag si Michelle. Ayaw, lagi. Kanina pa talaga siya, guys. Lagi talaga siya nag-ano. Red na ng ano ko, legs ko. Guys, kasi ginaganyan ko yung legs niya. Ginaganyan ko yung legs niya. Alam niyo ba yung ginagawa? Yung revenge niya sa akin, guys. Talagang pinapalo. Grabe, ang red nung pa ako. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba yan? Katipa. Kaya nangyari. Now
ako sa bahay, guys. So, hindi ko alam kung anong gagawin natin ngayon. Siguro magluluto tayo, pero hindi ko pa. Iisipin ko pa, kasi work na tomorrow morning pa yung work. Siguro manunood na lang ako ngayon ng Big Bang Theory. So, napaka-importante talaga, guys, especially sa lockdown, na lumalabas-labas ka. Kasi nga, ang dami ng cases ng depression ngayon. Kasi nga, nasa bahay lang, naka-quarantine, naka-isolation. So, at least, it's really good na to come out, to walk outside. Kasi nakakabuang siya. Nakakabuang siya. Kasi nga, close lahat ng stores. Wala ka talagang ibang magawa kundi bahay lang. So, at least, expose yourself to sunlight and then fresh air. Yun, maganda talaga yung walking-walking. So guys, luto tayo ng creamy mushroom chicken. Napansin nyo ba yung buhok ko, guys? Hindi na talaga ito yung kulay na gusto ko. Yung kulay na gusto ko, ito oh. Hindi ko pa talaga siya mapa-treatment ulit. Kasi nga, close pa talaga lahat ng salon dito. Or yung salon na pinuntahan ko. Kaya iba yung kulay. Feeling ko kailangan pa siya ng isa pang bleaching para talaga yung kulay na gusto ko is ma-achieve. So yun, para siyang naging yellow-orange. Anyway, yun nga, creamy mushroom chicken. First na gagawin guys, ipiprito yung yung chicken. Second fry. Ha? Second fry. Yung fry yung mas mas magandang gamitin sa ganito guys. Iprito siya. Not to cook, but to brown. To brown? To brown? So not necessarily cook siya guys kasi iboboil pa nato siya sa ating creamy evaporada. So yung ingredients pala, ipakita ko sa inyo kasi nakapag-start na si Michelle eh. Plain and simple. Very simple guys. We have my mushroom. Of course, portobello talaga yung maganda na mushroom guys. Na lang siya, frozen siya sa likod ng fridge. Kaya ganyan yung itsula niya. Pero okay na okay pa yan guys. Meron tayong onion, saka garlic. And then tapos na yung ating chicken. Let's start! First up is yung garlic. Saute natin guys, garlic. Sa oil ng chicken. Yes, yung ating onion. Bango? Saute pa na ha? Bango. Imagine niyo mong panimuhot diya sa gisote eh. Ha? Imagine niyo mong pagpanimuhot diya sa gisote. And then mushroom. Makalimutan ko palang sabihin yung ating chicken cube. And then yung paprika at saka yung salt and pepper. So kanina yung fried Michelle, wala yung Just salt and pepper. Just salt and pepper lang. Ito talaga yung lagi kong baon before. Lagi kong niluluto sa previous accommodation. Mostly it's cream but we ran out of cream. So wala na tayong cream pero okay lang yung isa. Meron tayong kumping cream pa siya na sa fridge. No, it's and March 27. Oy! Ano na, dun yung ating chicken cube. Then ilagay na natin ang ating chicken. Chicken juice. Yeah. Then ilagay na natin yung carnation. The whole lot. Wow. Ganda tingnan. And paprika.
paprika. Kayo nang bahala, guys. Kung gusto niyo ng spicy, di madami. Kung di masyado, di konti lang. Then salt and pepper. And then salt. Then mix. Then let it simmer. I mix natin. Then i-cover na natin and let it simmer. So guys, pag kumukulo na, i-lower lang yung heat. So kanina, ano yun? High heat yun, P5. So gawin natin 2. Okay. Yan, and then let it simmer para maluto talaga yung chicken. Guys, luto na yan. So ito na yung itsura ng ating creamy mushroom chicken. Yan. Turn it off. So normally guys, yung kulay nito is usually whitish, pero dinamihan kasi namin ng paprika, kaya ganito siya. Ala! Grabe, punong-puno. Oh, no. No, it's alright. Wow! It's so full! Grabe, punong-puno. Paano natin ito i-transfer? Kunin natin ng konti. Careful! Careful! So, guys, ito na yung ating creamy mushroom chicken. With... Yeah. Paprika. Yes. Smells so good. Kain na tayo. Wah, natunong. This is so Lord and this day you brought to receive from the bounty of your cards all the Lord even. Ito pala yung drinks natin sa Morsby na apple cider. Meron tayong ano dito, glass with ice. And then kain na tayo. Kain na naman. Meow. Ako po di ay. Suyo. Okay. Nakaguba ang sanina. Kala ko hindi na masyado mainit. Mainit pala. How is it? It's good kasi maanghang siya ba? Super? Tamang anghang. Masarap talaga siya guys, walang joke. Kaysa lagi ka nag-ano ba, fried chicken, maganda din to na ano. Variety. Pwede siyang hindi i-fry beforehand, pero, I don't know. Mas masarap more yung flavor fry. Kasi yung oil ng chicken ba? Malabas ka rin siya. You're learning. I'm learning from the best chef in New Zealand. Abba. Guys, hindi ko pa na nasabi sa inyo. Good news pala, may magandang balita dito sa New Zealand kasi starting Monday, level 3 na kami, guys. Level 3 na yung alert level 3 na kami.
when it comes to lockdowns. Tama ba? Oo. So, yung mangyayari guys, pag level 3, may mga establishments na open. Especially yung mga food establishments guys, yung mga coffee din. Pwede din sila mag-deliver na. As long as no direct contact. Yun guys. So, diba, nakakatuwa kasi pakonti kasi yung ano cases dito sa New Zealand. Kaya nag-level 3 na kami guys. And then, of course, papunta na tayo sa level 2. And then, wala na. Matatapos na talaga to. 2 weeks on level 3 and then they'll announce if they'll step down and then... At least, guys, my changes. Na-miss ko na talaga yung milk tea. Yung mga pagkain, tapos yung, meron na tayong mga drive-thru. Diba? Talaga. Nakakatuwa talaga. It's not just about the food, guys. Pero, nakakatuwa na yung number na cases naman talaga sa New Zealand is bumaba na. Pero... kasi lagi ka na lang nasa bahay, yung mga ganyan na mga announcements ba, nakakatuwa talaga. And then, ang dami din kasing walang trabaho at this time. Kahit na, the good thing is? They are actually, the government is helping them, giving them money. Mm-hmm. But then, of course, hindi naman equivalent sa salary nila yung binibigay ng government. It's the same as the Philippines, hindi naman talaga equivalent. Yung others nga na medyo okay yung pamumuhay, hindi nga binibigyan ng ayuda man tawag John. John? Sino si John? Ayuda man tawag doon, Michelle? Ayuda? Think so. Or donation? O mga ganun ba? Hindi binibigyan ng government. Kasi yung ano ko din, sa amin, hindi binibigyan yung ano ko, family ko. Hindi nila alam na wala na pala silang makain. Guys, namimili din sa Pilipinas. Yun yung pagkakaalam ko ha. Maganda talaga guys na at least yung iba makakabalik sa trabaho. Still, meron pa rin social distancing. And you can also like, you can extend your bubble or yung mga people na nakakasalamuha mo. I think if you have an event, maximum of 10 to 20 people, ba't yung 10 lang, 10 people. As long as it's a wedding, a funeral, or something. Yung mga ganun. Pero at least, pwede na, kasi ang dami ding na-delay or na... ang daming no na-reschedule. Oo, no food service. Ang daming na-reschedule kayo ng mga weddings. And then, I'm so happy with the New Zealand repatriation flight ng PAL, Philippine Airlines, guys, papunta dito sa New Zealand. So, yung mga, ano, yung mga workers na nasa Pilipinas and then not allowed by our government na maka-travel because of that repatriation, naka-travel sila, guys. I think yesterday ata yun. I'm not really sure. So yun, meron kasi kami isang workmate talaga na nasa Pilipinas. Hopefully, part siya dun sa flight na yun. Hopefully, may schedule na si ate sa June eh. Hindi ko alam kung. Kasi whenever they come back guys, they can't directly work kasi they have to have 14 days quarantine or self-isolation for 14 days. Provided by the government yung accommodation nila. Somewhere in Auckland before sila makakabalik sa pagtrabaho. So it's gonna take a while, but at least they're already in the country. At least, diba, mas brighter na future. So yan yung good news dito sa New Zealand, guys. Sa Pilipinas naman, I think they're extending the lockdown up until May 15 ata yun for Luzon area, Manila. Anyway, kain muna kami dito, guys, and then we're just gonna watch The Big Bang Theory. Thank you.
Guys, may ipapakita pala ako sa inyo kasi marami talagang nag-a-ask nung time na yun yung binili ko to kung paano daw gawin or what not. Pero hindi ko talaga siya napakita. Nakalimutan ko talaga siya ipakita sa inyo. Mga tao dyan na nagsa-struggle talaga guys when it comes to their body hairs. Either sa underarms man yan, sa legs, or sa arms, or kahit saan. There's actually a way na to get rid of your hairs. Like, pwede nyo lang siyang gawin at home kasi ang dami na din sa Pilipinas or anywhere in the world na mayroon talagang laser clinic or mga ganun. But if you're not comfortable with that, guys, and you want to do it at home, pwede lang talaga kayong bumili. Although, it's gonna be a bit costly, pero okay naman siya if hindi kayo comfortable na talagang pumunta sa isang laser clinic or IPL clinic. It's a good choice. Maganda siya na option, guys, for you. So, I'm gonna show you the product. Matagal na talaga to siya sa akin, guys. And in fairness naman, nag-work naman siya. This is the IPL Hair Removal Instrument. Hindi ko na talaga maalala kung anong brand nito. But whenever you search it online, ang dami talagang lalabas ng mga brands. And it's very cheap nowadays. For I don't know what reason, lagi silang naka-sale. And ang dami ng brands. So, it's very confusing pag nakahanap ka talaga ng good brands. But I think they're pretty much the same. You just have to note for the energy frequency, guys. Kasi nga, yun yung intensity ng energy ba pag nag-ano ka, nagle-laser ka or nag-IPL ka. So, ito guys is 1.5 to 3.9 joules. So, yan. And intense pulse light yung ibig sabihin pala ng IPL. So, na-search ko before, guys, kasi nung nasa Pilipinas pa lang ako, nagpapa-IPL na talaga ako sa may SM. SM Cebu City. With this one naman, guys, yung intensity is magbe-base siya the color of your hair. So, if ever light brown, ang sabi dito, yung intensity is dapat 3 to 4. Yung sa akin, light brown kasi yung kulay ng ano ko, balahibo ko. So, mga 3 to 4 daw yung intensity. So, I'm just gonna plug it in. Hindi siya katulad ng iba na talagang nadadala mo lang siya without the plug. Ano siya, kailangan nakakonekta talaga siya sa electricity. Magbe-blink lang yung green na ito, guys. Parang hindi siya green sa screen, no? Pero green yan, guys. And then, you're gonna turn it on. Then, it's gonna make a sound. Yan. Naririnig nyo. So, ganito lang siya kaliit. It's very lightweight as well. Which is nice. Yung intensity pala, guys, is ma-adjust nyo siya by pressing this button here. Yung same button na press nyo para ma-on siya. So, currently, naka-3 tayo. So, we're gonna go into 4 and 5. So, ito yung ginagamit ko, guys, sa armpit ko and sa legs ko or lower leg lang naman kasi wala naman ako problema sa upper leg ko. And sometimes, very seldom, I think I've just done it once, na-try ko siya sa arm ko, guys, kasi although very thin talaga yung hair ko dito sa arm, but ano, medyo na-ano lang ako, nababother ako minsan kasi ang haba niya, pero it's very thin, it's very, yung kulay pa niya is hindi black, so kung titingnan nyo talaga siya, parang wala lang siya, pero mahaba siya, so minsan, pag nilalamig ako, ayoko nakikita na ang haba-haba nila, tumatayo silang lahat. So, yun, na-try ko siya once. I think that was last month, yun. And then, okay naman. Nag-grow na sila ngayon, pero not as long as before. I think it just needs more sessions, guys, kasi nga, it's very thin, it's light brown. So, medyo mahihirapan talaga siya. I think it's more effective on the black hair talaga kasi nadidetect niya yung contrast ba ng skin and saka yung hair. Mas grabe yung contrast, guys. Mas nadidetect niya na, uy, hair yan. And then, mas effective siya. Mas lalo siyang magiging effective. So, anyway, usually talaga, guys, ginagawa ko, it's either 4 or 5 para maging mas mabilis. Pero, ano lang, at first, para ka talagang masastartle ka talaga. Kasi yung energy nga niya, medyo ano siya, parang nagbabite din sa skin. Yun yung feeling. If nakapag-try na kayo, guys, yun, you'll know what I mean. Pero yun. So, I'm gonna try it on my armpit. Tatry natin sa armpit, guys. Pero, I'm gonna put it sa, ano, 3 muna tayo. Kasi baka, diba, so, masobrahan kasi. 3 lang muna yung intensity yung gagamitin ko. So, usually, alam nyo naman kung saan papunta yung hair nyo. So, usually, against that one para matarget niya talaga yung hair follicle. So, yun yung mga style ko. So, of course, you have to make sure na hindi wet yung ano nyo, guys. Sometimes, it's really good na you put powder on it para hindi talaga siya walang wetness. And then, it's really good as well na wala kayong nilagay na any deodorant. Mas okay talaga na after shower, you dry it, and then
you do this one. So, of course, you have to shave first. Kasi, pag hindi kayo nag-shave, good luck sa inyo. Ang sakit-sakit nun. Masusunog talaga yung mga hair. So, ganyan lang. I'm not gonna show you everything, guys. Konti lang. As of now, mainit siya, pero mapapansin nyo na mas tumatagal, mas umiinit siya. Sa mga IPL or mga laser clinic na store, may ano talaga sila, may something or goggles for sa eyes. For, kasi laser siya, it's very irritating sa eyes. So, mas maganda na nasa salamin kayo para nakikita nyo talaga kung saan na area yung nalilaser nyo. But of course, sinasabi na ideally daw, dapat hindi mo nababalikan yung mga na-laser nyo. Pero ako, binabalikan ko siya para mas maging effective. And then ideally din, dapat ginagawa nyo siya 2 to 4 weeks. Sa akin naman, pag hindi lang talaga busy, every 2 weeks ko talaga siyang ginagawa. And so far naman, konti na lang talaga yung buhok ng kilikili ko. So yun, so yan yung ginagawa ko guys sa mga nag-ask. It's effective, but the process of really removing your hair is slow. Yun lang talaga, if you have patience, you can buy this one. Pero if you're not that kind of person na patient enough na mag-wait na medyo matagal talaga yung makita yung result, and then you go to the laser clinic. So yun, ito yung ginagamit ko guys. If you wanna try, you can search. This is not sponsored guys. Hindi din to binigay sa akin. Ako talagang bumili nito kasi I'm struggling with my hairs before, and then yun nga kasi wala na tayo sa Pilipinas. I can't go to SM para magawa yung mga session ko. You can also try it on your facial hairs guys. Minsan nga tinatry ko siya dito oh. Although, medyo masakit siya, pero okay lang. Nasa turtle ka din talaga. Kasi minsan, gusto ko talagang gamitin yung 5 na lang. Kasi you're gonna wait for 2 weeks para magawa mo siya ulit. So, at least, ginagawa ko yung pinakamataas na lang talaga na intensity. Pero yun nga, pwede niyo talaga siya sa buong mukha niyo or facial hair niyo or kahit saan, pwede talaga siya. Pero so far, na-try ko siya dito, sa upper lip, sa arm or lower arm, sa legs, sa armpit. And then, secret na yung iba. Nag-watch pala kami ngayon ni Michelle ng Hi Bye Mama. Kasi ito yung na-recommend sa akin. Kasi nag-ask ako sa inyo sa previous video ko kung for ano yung ma-recommend nyo na iwa-watch namin sa Netflix. Kasi nga, tapos na kami halos sa lahat namin yung wina-watch. Ngayon, wala na kami masyadong sinusundan. Except the trial. So guys, matutulog na ako. Malamig na talaga dito. Kaya naka-ano ako, jacket. So I'm just gonna close the vlog guys kasi matutulog na ako. I'm still doing a morning shift tomorrow. Thank you so much guys for watching. I really hope na-enjoy nyo ang vlog today. And hope to see you in my next one. Bye-bye. Don't forget to subscribe.